Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay may safe kayo ngayon, lalo na ngayon. At mayroon tayong dinaranas na krisis. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell upang maging maganda kayo at kaakit-akit sa mata ng isang tao. Napakadali lamang ng spell na ito at napaka-epektibo nito, kaya naman ay ituturo ko tayo sa inyo. Unang-una, dapat ay hinwala kayong pag-aaway ng taong ito. Okay lang kung ex mo siya, ngunit dapat ay naghiwalay kayo ng mabuti o hindi masama ang inyong paghihiwalay at hindi kayo irritable sa isa't isa, komportable pa rin kayo. Maaari mo itong gamitin sa iyong karelasyon, maaari mo itong gamitin sa iyong asawa, at maaari mo rin itong gamitin sa iyong kaibigan o iyong napupusuan. Ngayon, kapag malinaw na yun lahat at alam mo na pasok yun, nang pasok ang relasyon nyo dito, ay gumawa ka na, gawin mo na ang spell na ito. Kukuha ka, unang-una ay kukuha ka ng baso at lalagyan mo lamang ito ng tubig, ngunit dapat ay hindi punong-puno ang tubig. Dapat ay ganyan lamang, mayroon pang espasyo. Yan, higay ko lamang, ayusin ko lamang ang aking camera upang makita nyo ng maayos. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo lamang dyan ay, yan, maglalagay lamang kayo ng tubig sa baso. At sunod, unang-unang ilalagay natin ay honey. Kagaya nga ng sinasabi ko, itong honey ay laging ginagamit sa mga spell, gaya na lamang lalo-lalo na sa love spell, dahil napakaganda ng epekto nito sa mga love spell. Ito ay makakatulong upang magmukha tayong kaakit-akit sa taong ito o upang maging epektibo ang spell na ito at makuha natin kung ano ang gusto nating mangyari. Sunod, maglalagay naman tayo ng asin. Ang asin naman ay tutulong sa atin upang mas maging epektibo ang spell natin na ito at hindi ito magkaroon ng negatibong epekto. Maalis ang mga negatibong enerhiya habang ginagawa natin ang spell na ito. Sunod, ang gagawin mo naman ay maglalagay ka lamang ng isang bagay na susuot mo. Dahil kapag sinuot mo ito, doon magiging epektibo ang ating spell. Sa akin ay ito ang halimbawa, hikaw. Kapag sinuot mo ito, ito ay makakatulong upang ito ang magiging paglalagyan ng kapangyarihan ng spell na gagawin natin. Yan, ilalagay ko lamang ito. Dito, maaari kayong gumamit ng porcelas, quintas, ngunit ang aking ginamit ay hikaw. Ngayon, habang mayroon ito, maaari ka magsindi ng puting kandila at magdarasal lamang tayo. Itong tubig na ito at ang aking alahas na ito, ang aking ginamit, ang hikaw na ito, ay hindi simpleng hikaw lamang. Dahil ito ay bibigyan na kapangyarihan upang bas gawin akong kaakit-akit sa mata ni at sabihin nyo ang buong pangalan niya. Ako ay magiging handa at kung sakali man na hindi na siya tumigil o hindi niya na ako tigilan, ay tinatanggap ko ito bilang kapalit na magiging kaakit-akit ako sa kanyang mata. Nagpapasalamat ako sa inyo at kaakit-akit na ako sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang gagawin mo ay iinumin mo ang tubig na ito. Lahat iinumin mo ito buo. Ngunit dapat ay malinis ang alahas na ilalagay mo rito. Linisin mo muna ito at iinumin mo ito. At ititira mo, syempre, huwag mo namang inumin yung ating alahas na inilagay. Ang gagawin mo ay susuot mo ito bago ka matulog. Ngayon, kapag ginawa mo ito, dapat ay alauna. O kaya naman, alauna hanggang alas 3 mo ito, ng madaling araw pwedeng gawin. Ang oraw na gagawin mo ito, mas maganda kung kabilugan ng buwan.
Ngunit kung hindi naman, ay maaari mo itong gawin tuwing Huwebes at Biyernes. At pagkatapos doon ay wala ng iba pa. Ngayon, gagawin mo ito sa isang tao lamang. Huwag tayong maging sakim, ha? Dapat ay sa isang tao lamang. Pwede ito sa same-sex relationship. O kahit ano pa, hindi mahalaga kung babae sa babae, lalaki sa lalaki. O kahit ano pa ang inyong relasyon, maaari ito. Maaari yun, kagaya ng sinabi ko kanina, alauna hanggang alas tres. At pagkatapos nito, ang gagawin mo doon sa hikaw, ang gagawin mo dito ay isusuot mo ito. Kada kasama mo siya, huwag na huwag mo tatanggalin ito. Kada makikita mo siya, kada kasama mo siya, isusuot mo ito. At dapat ay hindi kanya makikita ang hindi ito suot. O kahit pa kung hindi mo ito suot, dapat ay malapit ito sa iyo. Maaring nasa bag mo ito, nasa bulsa mo. Dapat gay ganoon lamang ang nangyayari sa spell na ito. Sa baso naman, maaari nyo pa rin naman itong gamitin. Pagkatapos nun ay wala naman na siguro. Nasabi ko naman na siguro lahat. Pagkatapos nun ay tapos na ang spell. At huwag nyo dapat masyado itong pagkaisipin isa ito sa mga pagkakamali nyo. Kung sa tingin nyo hindi umeepekto ang spell, baka naman kasi masyado mo namang iniisip. Kapag ginawa natin ang spell, huwag na huwag ipagsasabi kahit kanino na ginawa mo ang spell na ito. Dahil matik, hindi iepekto. Isa pa, kapag ginawa mo ang isang spell that ay may tiwala ka, kung wala kang tiwala na hindi naman ito gagana, huwag ka na lamang gumawa nito dahil hindi ka naman ito gagana at magsasayang ka lamang ng iyong oras. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito.